papansin yung mga brad. Yun yung kapitbahay naming forklift operator. O, forklift siya. Boys! Mia, Mia! Hey! Yun, ano yun mga brad? Sudani. Sudani naman yung lahi niya. Kapitbahay namin na warehouse. Dapat makikipagkaibigan kayo yung mga brad dito kasi minsan pag yung may kailangan kayo, may malalapitan, may matatakbuhan kayo mga brad. Lalo na pag sa forklift, kung may problema ang forklift, pwede kayong makisuyo. Yan lang kalakaran mga brad. Hello mga brad, good morning. Kumusta kayo dyan mga brad? Dito na naman tayo sa warehouse mga brad. Umaga pa lang dito mga brad, 7 o'clock pa lang. Umpisahan natin mag video mga brad. Ito yung warehouse namin mga brad, wala na, empty na. Konting materialis na lang mga brad. Patapos na kami dito. Labas tayo mga brad. Pakainit mga brad. Ganito dito sa amin sa warehouse pag umaga. Walang katao-tao mga brad. Yan o. Parang ghost town mga brad. Papansin nyo yung daanan mga brad. Puro basura. Ating pinakita ko sa inyo mga brad itong side na to, medyo konti lang yung gumagawa, napakadami mga brad, napakadaming warehouse, halos 1,000 na peraso yung warehouse dito mga brad. Yung warehouse namin nasa 200 na mahigit yung bilang niya mga brad. Alas 7 pa lang, medyo mainit-init na. Sobrang tahimik mga brad. Tingnan natin yung kabilang kanto mga brad para makita nyo rin yung kabila. Ah, mga brad, pasyal-pasyal tayo habang wala pang ano, mga amo. Ah, mga brad, mamaya pa magbukas yung mga kapitbahay namin dito mga brad. Kapitbahay namin mga warehouse. Mamaya pa yung mga alas 8. Magmas tayo mga brad kasi may mga tao sa kabila. Mga brad, ganito lang katahimik dito mga brad. May mga yung mga ibang warehouse niya mga brad, yung sarado, may mga laman yan. Bihira lang yung order nila kaya hindi sila masyadong nag-open ng ano nila, mga warehouse. Tsaka hindi rin masyadong mabenta yung mga item nila kaya bihira lang mag-open. Dito naman sa kabila na itong warehouse na ito mga brad, mga papel naman yung product nila dyan. Imported mga brad. Ay mga brad, palapit tayo dun sa bundok na yun mga brad. Nga pala yung bundok na yun mga brad, ano yan? Basurahan niya mga brad. Ay, kung natatanoon yung mga brad yung bundok na yan. Ano yan? Basura yung ilalim niya. Man-made yung bundok na yun, brad. Man-made.
Yung mga dumadaan na truck doon sa kabila, mga brad, mga ano yun, basurahan yun, mga truck ng basura, garbage truck, garbage truck, mga brad. Yan, madaling araw yung hakot nila kasi hindi masyadong maraming sasakyan. Doon yung galing sa city yung mga basura na yan. Ay mga brad, yung bundok na yun. Yung bundok na yun, mga brad. Yun yung basurahan dito. Yan o, dumadaan na truck yung mga basura, mga brad. Kabilang kanto to, mga brad, kabilang kanto to. Warehouse namin. Yan yung basurahan, mga brad. Yan yung basura, mga brad. Yung bundok na yung basurahan niya. Yan yung kabilado, mga brad. Yun yung ano, highway na yun. Yun yung dinaanan natin na papasok. Pabalik na tayo sa warehouse. Ganito dito pag umaga, walang katao-tao. Kaya pag nag-abroad kayo, tsagaan, mga brad, kasi tahimik, walang masyadong ano, libangan. Walang masyadong ginagawa, mga brad. Kaya depende na sa'yo kung paano mo i-handle yung lungkot. Diba, mga brad? Kaya pag nag-abroad ka, mga brad, ano? Dapat malakas loob mo. Yan. Tsaka dapat matiisin. Matiis lang, mga brad. Gagana rin ang buhay natin. Gagaan din. Yan yung bundok, mga brad. Oh. Napakaluwag. Dito pala kami sa Riyadh, mga brad. Riyadh, Saudi Arabia. Sa panahon na ito, mga brad, naman yung pandemic, hindi natin alam. Kaya mag-iingat tayo lagi. Iwasan muna natin makipag-siksikan sa maraming tao. Lalo na sa pasyalan ngayon, sa bata. Alam nyo yung bata, kung nandito ka sa Saudi, ito yung puntahan ng mga Pilipino pag ano, mamimili. Kaya iwas-iwas muna tayo doon sa bata na yun na tinatawag. Dito muna tayo sa tahimik na lugar, mga brad. Ah, mga brad, yung warehouse dito, isang kulay lang yung warehouse. Kasi nangupahan lang kami dito, mga brad, eh. Tayo sa warehouse namin, mga brad, sa loob. Yan, kung matatanaw nyo, mga brad. Yan yung forklift namin. Yung bago pala dito sa channel natin, mga brad, papaano ko yung item namin, yung materialis namin. Ito pala yung mga materialis namin, mga brad, yung mga ano, metal profile. Pang division niya, mga brad, sa opisina, pang divider, pang ano, pang kwarto, pang office, yan, metal profile. Magaan lang yan, mga brad, madali lang i-install. Stud runner, angle, selling channel,
Tsaka yung pinaka main materials namin dito mga brad sa company namin, itong gypsum board. Itong gypsum board kasi mga brad, ito na yung parang plywood nila dito eh. Mabenta to mga brad. Tsaka madaling install, magaang. May tatlong klase lang yung gypsum board namin dito mga brad. Ito yung puti, ito yung tinatawag na regular mga brad. Walang halong ano to, walang halong chemical, walang halong pang resistant. Yan. Yung size niya 12.5 mm. Ito yung forklift mga brad, malinis. Nilinis na kasama ko. Minsan mga brad, yung forklift papag-aralan natin. At least ma-share ko rin sa inyo yung mga nalalaman ko sa forklift. Ito namang gypsum board na to mga brad, kulay green. Ito yung moisture resistant mga brad. Moisture lang mga brad, hindi talaga siya waterproof. Kasi minsan kasi pag nabuhusan niya, nadudurog, nabubulok siya kagad. Kasi yung materials na to, chok lang siya eh. Yung chok yung pinaka ano niya, labas niya. Pero moisture resistant, at least kahit papano, hindi siya madaling ano, madurog. Yan, moisture, kulay green. Yung kulay pink sa taas, mga brad. Tatanaw niyo mga brad, yung kulay pink. Fire resistant naman yung mga brad. Hindi siya madaling ano, sa sunog. Pero pag susunugin mo talaga, masusunog talaga yun. Resistant lang mga brad yung materials natin. Same size lang din mga brad, 12.5. Meron din kaming cement board. Yun, cement board. Nga pala itong gypsum board mga brad, ano to? Parang hindi pwede to sa Pilipinas kasi pag nabasa to ng, ano, ng tubig, madaling madurog. Kasi sa Pilipinas, laging umuulan eh. Ang mahirap sa Pilipinas pag gamitan mo ng ganitong materials. Masasayang lang mga brad. Di ko lang alam kung meron na to sa Pilipinas. Kasi kalimitang ginagamit natin sa Pilipinas, ano eh, plywood mga brad eh. Kaya mainam kahit basahin mo yung plywood, ice lang, natutuyo agad. At pala yung warehouse natin mga brad. Wala na mga brad, empty na yung mga rack. Yan, empty na mga brad. Wala na masyadong materialist. Doon na lang yung area na yun mga brad. Kakarga na namin yan sa trailer mga brad para wala na, tapos na. Ngayong buwan na to. Para hindi na magbabayad yung amo namin sa warehouse. Kasi mahal yung warehouse dito upa eh, yearly. Yan na mga brad. Napakaluwag na, tsaka yung taas, yun na lang yung material sa taas. Nga pala mga brad, kung gusto nyo yung mga ganitong klaseng video mga brad, kung nanonood kayo sa channel natin, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe mga brad. Tsaka hit nyo na rin yung notification bell mga brad, para at least kung may bago tayong video, manotify kayo. Shoutout nga pala dyan sa mga subscriber ko, kahit konti pa lang, at least natutuwa kayo sa video ko. Shoutout dyan sa mga anak ko, mga anak ko, si Dirk and Christian dyan sa Bacoor, Cavite. Tsaka sa mga utol ko sa Abu Dhabi, shoutout din kay Utol Brian, Utol Ajim, Utol Michael, Utol Marlo. Tsaka utol ko sa Qatar, Andy, Manoy Andy, shoutout sa inyong lahat. Huwag kayo magsawang manood sa video natin mga brad. Tsaka sa bago namang viewers natin, huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga brad para at least tuloy-tuloy yung video natin sa pag-upload. Salamat mga brad. Huwag niyong kalimutan magdasal mga brad. God bless. Salamat.